Paano ba scoring nito, Tito? Ha? Ay? Nakita niya ba yung angulo na yan? Ah, ganito lang, Tito. Mabagal na lang to. Slow, slow, slow. Oh! Oh! Kaya naman di wala ma-shoot eh. Dito, more likely na sa mga 10 hectares yung kanilang tinatakbuhan for winlings and yearlings. Dito naman yung mga nakabakasyon at mga buntis. So, ang tawag nila dito mga in-out paddock. Ito, bagong hero siya, oh. Beta! Mga nakababa na siguro to. Tinatan ko ano bang meron dito sa may loob. Pababa pa pala to. Akala ko po, tapos na siya. Hindi pa pala. Laki! Meron pa dito, oh. Ah, ito pa. May mga kabahay pa pala nakatago dito. Laki ng mga padak, eh. Ah, ito, buntis to. Ayan, buntis yan. Ito, buntis din to, for sure. Mga inahin magkakasama. Ito, gray horse. Ah, mabait naman sila. Tingnan nyo dun, oh. Ayan, sa Cool Summer Farm pa din yan. Yung padak na yan. Pero yung mga ganyang paddock, pagka nakabukod, either inahin or nagbabakasyon. Dahil yung mga stallions natin, nakita natin doon sa may kabilang side naman, doon sa may fountain, magkakasama sila. Hindi lamang mga delikalidad na kabayo ang natatagpuan dito sa Cool Summer Farm. Bukod sa kanilang mga naibibreed, meron din sila mga ipinaparating dito. Mga ini-import na imported horses from USA and Australia. And right now, pinakabago ay si Darlib. Makikita po natin dito, this is a 5-time winner sa Australia na ngayon ay nagka-quarantine dito sa Cool Summer Farm. And after a month, makikita na natin ito sa pista. Kung matanda niyo ba yung karirista, mga champion na imported nila, kasama sila full steam, Righteous Ruby right now. Yan po ang latest na nakikita natin. Kasama na rin yung kanilang isa pang kabayo na nakahati or naka-syndicate ownership na si Artito. Kung di ako nagkakamali, si Artito at si Darlib ay magkasama dati sa Australia under the trainership of Chris Lees. Ngayon, inuwi si Artito ng mas nauna at makikita na natin to soon si Darlib. Tricolor sila dito. Gray, chestnut, and anong tawag doon sa ganong color? Bay. Yung mga colors ng mga horses. Ano to? Bakit nakabukod itong maliit? Ito ang pony. Yan ang pony. Borikoy mo. Ang ilan taon na to? Wala naman. Matagal na yan. Dati, swimming pool lang meron dito. Ngayon, meron na rin. Makikita nyo, may parang mini golf course sila. Meron na siguro akong bagong leisure. Paano ba ang basic nito, Tito? Ganun lang hawak mo. Eyes on the ball. Eyes on the ball? Ganun lang. So, kailangan naka-squat konti? Ganun. Tapos, eyes on the ball. Tito, paano pag tinamaan ko yung window mo? Mabasag. Pating lang eh. Okay, sige, pating lang. Kailangan din natin na. No? Sige, Tito, samplean mo po ako. Uy, po, effectus pala yun. Basic muna tayo, no? Mabigat pala to. So, mga nag-golf dyan, please bear with me. It's my first time. Sa mga hindi nag-golf, magpiko na lang tayo. Okay? Kulang tayo sa energy. Okay, isa pa, ha? Kailangan may pagka-curve yung katawan. Okay, let's do this. Kumawa yung bola ko. Ilan pa to? Par 1, par 2.
Oh, alam ka na. So I know the technique. Tingnan natin kung buenas ba ako sa golf. Dapat nakaganito yung pae, ganyan. Ito ang isa, tingnan natin. Uy! Uy! Sumobra! Sumobra! Oh my God! Nakita niya ba yung angulo na yan? Slowly lang. Slowly lang. Ah, ganito lang dito. Mabagal na lang to. Slow, slow, slow. Oh! Ano ba? Okay, isa na lang to. Kaya ko to, ganito eh. Oh! Kaya naman di wala ma-shoot eh. Thank you so much for the experience dito. My pleasure. Barn 5 tayo. So tapos na tayo sa barn 1, barn 2, barn 5 tayo. Okay. Si Flaming Gold yung tatay. Nanay po. Ito yung tatay. Aka Forest Stallion. Imported ba tate? Hindi, no? Oy, ay! So, ito yung kanilang pregnant 2021 cool summer. Papicture nga ako nito, ate. Ayan yung ano, pagbabasihan ng mga dam. Pagka nakacheck, ibig sabihin, nabuntis. So, 49 plus 5 ba? Kasi imported pa to. Grabe ang dami! So, pagka na-check, nanganak na. Pag X, casualty. Oh, too sad. So, out of this 49 na buntis ngayon, di pala lahat nabubuhay. Biroin nyo dito, o tatlo agad ng casualty nila. That's the sad part of being a breeder. Talagang kasama yan eh. Ano to, pagka nanganak, patay yung ba, ano, babae sa loob? Ito po may, ano, may halabas na may difference. Ah, okay. Sayang, oh, low profile to. Ayan, oh, low profile. Low profile, bayang karibista. Hindi siya, ano, hindi siya nabuo. Pero marami naman tayong aabangan. Meron tayong mga bagong panganak kay Dance City, Eagle Scout. Ayan, Eagle Scout, Lightgate, Dance City, Silver City, Hook and Ladder to. Sa imported natin, he's had enough. Hard spun, exaggerator. Ito may mga pagkain pa dito. Iba pa pagkain ng mga mares? O hindi? Ah, iba. Okay, for breeding. Siyempre, kailangan nila na mas maraming nutrients. Density out of she's indelible to. Uy, ito na may baby siya, oh. Ilang weeks na to? Nang 27 lang? Tingnan niyo, oh. Ayun na yung bagong panganak yan. Liit. Yung mirror natin, mabait naman yan. Hindi sila katulad ng aso, di ba? Na matapang kapag ng anak. Ito hindi. Ayun na, cute, oh. Ayun, oh. Super cute, oh. Common problem yun kapag yung inahe hindi nagpo-produce ng milk. So, napipilitan na dumede or kumuha sila ng formula para doon sa kanyang foal. Cute. Ano tong foal na to? Babae, lalaki? Babae. Ito doon si Balerina. He's had enough. Nasaan na yung nanganak? Ito yung kinukwento kanina ni Miss Lynn na tinransfer kahapon dito sa Cool Summer Farm. Pagpasok ng gate nila, bumukas or pumutok yung panubigan. Pero umabot pa rin dito. Okay naman yung foal. Tingnan natin yung tsura. Dami, dami yung buntis. Grabe. Ito yun, Lady Caller. Asan yung foal niya? Nakahiga? Nasaan? Ah, ito. Ayan, o. Ito, kuha mo naman. Kahapon lang to, di ba? Ah, tagal na ba to? Ah, sige mamaya titingnan natin. Akala ko ting kahapon. Ano to, pagod. Tingnan mo siya, oh. Cute daw, ah. Tingnan natin. As, gusto kong makita yung a day old na itsura na kabayo. Sa dulo. Tingnan natin to. Yan, marami pa dito. Ayan. Yan, you know yan, ah. Ariana Memo. Murica? Ito ba yan? Ito yung isang araw pa lang. Dilabas siya kahapon. Anong oras? 5 p.m. So, wala pa tong 24 hours. Kasi wala pa na 5 eh. Diba? Oras ba lang to nilabas? Oh, mabait naman. Mas parang ang laki pa nung tiyan nung ano, kabayo, ah, kuya. Ganun talaga? Oo nga, laking inahin nito. Ayan, oh. Wala pa 24 hours yung baby niya. Okay. Okay. Nakainan na natin sila. Pa to ate, ha?
Patagdag ka pa ng isang swimming pool. Gite. Yung mga puno dito, kailan tinanim? Ayun talaga, naka-arrange na siya. Kasi, diba, for a tree to grow that big, it would take years. Yeah. Pero ang ganda ng pagkaka-arrange eh. May mga nara ba dito? Ito, pine trees for sure. Yung mga nandun, ano yung mga mayabang na puno dyan? Akasya. Ang ganda ng ano eh, yung kanilang landscape dito. Kasi kitang-kita yung bundok. Yung dati dito tayo nagbe-video kung natatandaan nyo. Ngayon, nag-expand sila. Super laki. Tsaka alam mo, even yung cabanas, quality. Nakita mo naman yung loob. Hindi siya yung basta na nalagyan lang ng parang pang bahay. Parang lang tayo naglalaro. Gusto ko to eh, itong ginagawa kong drive. Walang traffic, ako lang eh. Gusto nyo dito eh. Mga ito mga cabanas. Kapag pumupunta tayo sa Cool Summer Farm, ang talaga nag-aasikaso sa atin dito at nagwa-welcome sa atin, si Miss Lynn Caniete. Hi Miss Lynn, kamusta? Okay lang. At kasama ka namin ulit ngayon dito. Alam mo, yung isang ano, Hinete, Caniete, ano mo yun? Kapatid ko mo, ma'am. Oh, kapatid mo na. Wow, di ba? Makita natin, magiging future jockey yan dito at baka maging promising jockey niya magpanalo ng magagaling na kabayo at mabigyan ni Mr. Joseph Denko ng champion horse, di ba? Nasakay. Sa ngayon po, ma'am, parang alam ko may barrier na siya sa Sunday. Part yun ang pag-aaral nila. Trial po. Trial, okay. So, kwentahan mo naman kami, ano bang mga bago dito sa Cool Summer Farm? Nung huling punta ko dito, yung gate niya, dito lang, kabanas na agad. Ngayon, sa may likod na kami nag-e-enter at ang lawak. Opo, ma'am. May marami din pagbabago po. Yung pandemic, siyempre. Oo. Kamusta kayo dito ng pandemic? Ayos naman po, ma'am. Maganda rin, ano ni sir sa amin. Hindi kami pinabayaan, siyempre. Ganun. Hindi kayo nakakalabas, pero hindi safe naman kayo dito. Pero safe na safe po kasi, siyempre, libre din kami ng mga pagkain. Ang ganda nung mga bahay niya dito, yung inikot namin. So, isang bahay nang for sure sa'yo. Di ba? Nandun sa harap nang kami nakatira. Ah, doon kayo sa harapan. Ito, napakalinis, napakaaliwalas. Well maintained. Kanina nga pagpunta namin ng umaga, lahat kayo dito, busy-busy. Nag-aayos sila ng mga kabayo. Biro yung kabayo, sinusuklayan nila. Binabrush nila eh. Tapos, syempre dahil medyo mapuno, maraming mga yung mga dahon ba. Pero lahat yun, kinakalay kayo nila. At napaka well maintained. Yun ang sabi natin, apakaganda. Tsaka even yung landscape, no? Very, very pleasing siya. So, ano ba ang mga bago nating kabayo na dumating dito, mga imported horses? Yun, ma'am, yung mga may bago kaming dumating na tatlong inahin na buntis na din. Tapos yung apat po na runner, yun, si Darlib kasama na din doon. Yung tatlong inahin na yun, kailan mga nganak? This year expected, din ba? Expected, opo. Expected siya this March yung isa, tapos April yung dalawa. Alam mo, iba ang island born eh. Yung mga kabayong island born, madalas yan yung nagiging unang kampyon bago palahian, di ba? At marami na tayong island borns na na-produce dito. Sino-sino ba mga island borns na nag-champion dito? Si ano lang, ma'am. Yung alam ko si Tindram, si Atomic 79. Mm-mm. Final po sa bar. Tapos si She's Incredible, hindi naman anong. Mm-mm. Pero may ano na din siya, may hole na siya ngayon. Meron na rin. Meron na tayo makikita next year. Oh, next year, full, so yearling pa lang siya. Si Murica din po, meron na din. Meron na rin. Meron na din siyang baby. Mm-mm. Nandito na sila lahat. Ako nandito. Okay, so yan, marami tayong aabangan sa Cool Summer Farm. At si Christmas Kay din po, meron. Kaya ano daw yun ah? Dixie Gold. Si Dixie Gold is Presidential Gold Cup winner, di ba? Very excited na makita dahil nagpapakarera si Mr. Joseph Dehenko, exclusive dun sa mga palahi niya, di ba? So yung mga breeders natin and mga horse owners, lalo-lalo na yung ating mga bayang karinista, if you can please support ito pong ating Cool Summer Farm dahil bukod sa nagpapakarera sila, tumutulong pa sila sa ating industry. At the same time, marami silang natutulungang mga tao. Alam niyo, iba't ibang sectors talaga na very, very generous ni Mr. Joseph Tehenko. Ano man sabi mo sa boss mo? Bukod sa mama, sobrang bait po. Sobrang tapos maalaga po sa mga tauhan niya, hindi po pinababayaan. Thank you so much, Miss Lynn. Maraming salamat sa'yo. Si Kuya JR yung ka-TikTok natin last time, si Pare-Paro Jean. Di ba? Kamusta ka, Kuya? Okay lang po. Gano'n ka nakatagal dito sa Cool Summer Farm? 2007 po. Ang tagal!
mas matagal ka pa. 2017 po. Ah, 2017 lang. Saan ka galing farm? O, talagang ito yung first time mo? Hindi po. Maraming rancho na rin napasubukan po. Kala Manny Santos. Mm-mm. Mayor din makuha. Arman Sanchez. Ah, okay. So, nakaikot-ikot na rin kayo. At dito ngayon kayo. Ano masabi mo dito na ngayon na kay Mr. Joseph Dienko ka? Ah, okay po. Medyo yung amo namin dito. Mm-mm. Meron ka rin bang bahay dito? Yung nakita meron natin. Pa, kasama mo yung pamilya mo dyan? Opo, kasama ko po. Okay naman. Meron ka bang sinisipat dito na tingin mo, eh, dapat abangan ng bayang karirista na ibababa na? Yung mga binaba namin 2020. Mga anak ni, no? Anak ni Hakasan. Ah, talaga? Nasa baba, ano din na bahay na yun sa'yo na? Sa San Lazaro ba? Sa amin? Mababa lang. So, dapat tutukan natin yan. Okay ba? Gusto mo ba mag-TikTok ulit? Diba? Diba? Napakagaling mong sumayaw. And thank you so much, Kuya. Isang key para maging successful ang isang farm ay yung kanyang mga tao o yung mga sota nag-aalaga sa mga kabayo. At si Mr. Sam Espinosa, matagal na dito sa Cool Summer Farm. Kamusta po kay Mr. Sam? Kanina, ang dami niyong hinawakan mga stall. Yan, pagod ka na ba? Hindi naman masyado, ma'am. Okay na. Naman kami dito sa trabaho. Mm-mm. Eh, dito po ba sa farm natin, sino-sino na po yung naaalala nyo, nahawakan nyo na naging kampiyon na mula nung maliit na kayo na po nag-alaga? Dixie Gold po, ma'am. Dixie Gold? Ang Presidential Gold Cup yan? Ang nga po, ma'am. Si Skyway. Si Skyway, buntis, no? Buntis. Oh. Na kayo na buntis ngayon yun? Kay Dan City po, ma'am. Ah, Dan City. Magandang lahi, Dan City. Tayan ang tatay ni Boss Emong, eh. Sino pa? Sila ni Hoxie at Sky Home. Ah, ito yung mga nakikita natin dati. Gano'n ka na po kayo tagal dito? Kailan kayo nag-start? Mag-start ako dito, February 5, 2014. Well, February lang ngayon. Edi, pang ilan mo na ngayon? Medyo matagal-tagal ka na rin, kuya. Magsiyam na taon na po, ma'am. Oo, mag-anniversary ka na pala. Oo nga po. Kamusta naman si Mr. Joseph Dienko dito sa Cool Summer Farm? Ang bait sa mga tao po, dito sa mga tao niya, ang bait. Talaga? Oo. Yung lang nagbibigay ng mga balato pag may mga panalo. Mm-mm. Nagbibigay ng mga bigas. Mm-mm. Nagbibigay ng mga grocery. Ah, talaga? Oo, nagbibigay ng 30 mante, bonus. Kaya talagang alagang-alaga kayo doon. So, hindi lang kabayo inaalagaan ni Mr. Joseph Dienko, pati yung mga kasama niya dito sa farm. At nakita ko may mga bahay-bahay kayo dito, ano yung pamilya, bawat opo, isa sa inyo? Opo, ma'am, mayroong mga bahay yung mga suta dito. Bawat isang pamilya may isang bahay. Wow! Bato talaga. Mm-mm. Mabait si Sir Joseph sa mga tawan niya. Mm-mm. Pero, syempre, ang panukli nyo dyan, kailangan alagaan ni mabuti mo ang kabayo. Napakalinis din, ha? Yan, bawat isa sa inyo? Opo, ma'am. Mayroong mga bahay yung mga suta dito. Bawat isang pamilya may isang bahay. Wow! Bato talaga. Mm-mm. Mabait si Sir Joseph sa mga tawan niya. Mm-mm. Pero, syempre, ang panukli nyo dyan, kailangan alagaan ni mabuti mo ang kabayo. Napakalinis din, ha? Thank you, kuya. Tawagin na natin yung mga kasamahan natin. Tara! Bayang Karirista, I'm so happy to be back here, and fortunately, we've seen a lot of improvements, of development. So, Bayang Karirista, maraming salamat po for always watching my vlog. At sundan nyo po yung mga susunod pa nating updates dito sa ating industriya. This is your Lucky Leo Forbes, signing off.